iniwan mo anak mo para makipagkita sa lalaki mo. Huwag niyong pagsalitaan ng ganyan si Mama. Si Mama lang ang kasama ko palagi. Inaalala niya kalagayan ko. Huwag kayong magsalitaan ng ganun dahil kayo ang nangiwan sa amin. Sa akin. Pinabayaan niyo lang dito si Mama nag-iisa. Iniwasan niyo harapin ang mga problema natin. Wala kayong ginawa kundi magreklamo. Kaya napunta sa ibang pagmamahal niya. Galit ka ba yun? Ano sa tingin mo? Nasaktan ako sa ginawa mo. Alam mo, swapang talaga ako. Gusto ko buong pagmamahal mo. Akin yung ngayon, yung nakaraan, pati bukas mo. Pero imposible na yun. Dahil malapit na akong mamatay. Yun ang sinabi mo, hindi ba? Ayaw mo na pagtaan na nuli yung nangyari kay Lisa? Umalis ka na! Umalis ka na! Kalimutan mo na ako! Makinig ka muna sa akin. Bukas sa umaga, alis na ako papuntang Amerika. Sana, makausap muna kita bago ko umalis. Pupunta ka sa Amerika, hindi ba? Tanggap ko na magkakaliwalay tayong dalawa. Tanggap ko na rin walang pupuntahan ang relasyon natin. Tanggap ko na tutupan. Kahit na, hindi ako nagalit sa'yo. Masaya mo sa lahat at ano pinapagod ako. Maraming salamat sa mga alaalang binigay mo. Sadyang mapaglaro ang tatana kung sino ang mahal mo. Siya ba ang nagpapalayo sa'yo kung hindi tayo para sa isa't isa?
Cellphone ko nasira na. O, tingin nga. Wala na, no? Ang lamig. Okay ka lang. Seryoso ko ba nung alam mo na na isasama mo ko sa Amerika? Seryoso ko. Kung gusto mong sumama. Gusto kong sumama. Sasama ako sa'yo sa Amerika. Mama, pwede kitang makausap sandali? Tungkol saan ang pag-uusapan natin? Maupo muna tayo. Pag sinabi ko bang gusto kong pumunta sa Amerika, papayag kayo? Kasama mo si Keigo? Gusto niya ako isama sa Amerika. Bakit maayaw niyo ba? Parang hindi tama, no? Kasi meron akong sakit. Tsaka hindi pa ako tapos sa pag-aaral. Nakikita kong masaya ka ngayon. Nung sinabi niyang isasama ka niya, lalo ka bang sumaya noon? Kung saan ka maligaya, anak, doon rin ako maligaya. Mama, piliin mong buhay na masaya. Sundin mong nasa puso mo at wala kang pagsisisihan. Naku, pinag-alala mo ako. Saka nandun, kaya na pa ako tawag ng tawag sa'yo. I'm sorry. Ano bang ginawa mo? Wala ka sa airport kanina. Hindi ka nakaalis. I'm thinking, yung meeting sa New York, i-postpone muna natin for a few days. Kanina ko pa ginawa yun. Madedelay ako ng mga 10 days pa. Meron akong gustong isama sa pag-alis ko. Ay, sasama ka? Ayan, wala ko ng papers na sige, kailangan. Sige, bigay ko sa'yo. Ay, teka. Yung passport, gano'ng katagal bago lumabas? 10 days daw. Bilisan na natin! Boss, sandali. Gusto niyo kwintas? Bili na kayo. Muro lang to. May kasama pa tong laking pendant. Pili niya. Okay to ah. Gusto ko to. Ito naman sa'yo. Ayan. Dapat pala akong maleta. Eto. Okay na kaya? Kung eto, okay pa sa'yo? Ang cool nito! Okay, no? Kunin na natin ito. Mabigat? Okay na. Salamat. Asami! Masaki! Diyan yung kasama mo, boyfriend mo? Hala! Teka sandali, hindi ba si Keigo yan? Masaki, sabihin mo, kamukha lang yan ni Keigo kung hihimatayin ako. Ay, naku, sorry ah. Na-istorbo ko ba ang date niyo? Ikaw talaga, hindi naman date ko. Biro lang. Tawagan na lang, ah. Bye-bye. Saan ang punta mo? Sa finishing school na malapit sa atin. Nag-aaral ako para maging hairstylist. Date na nga ako, eh. Bye! Nag-aaral pa rin siya. Wala. Naisip ko lang nga, nandito ang pamilya mo at mga kaibigan. Ang inaalala ko lang, baka dapat hindi kita ilayo sa kanila. Kahit gusto kitang itanan. Sasama ako dahil yun ang gusto ko mangyari. Kaya huwag ka na mag-alala pa. Alam na ba ng papa mo na aalis ka?
Huwag mo na ipagpaliban. Sabihin mo sa kanya ang plano mo. Alam mo ba kung anong sinasabi mo? Hindi ako papayag. Pero, Papa... Masasisi mo ba ako? Anong akala mo, matanda ka na? Pupunta ka sa Amerika para sumama sa isang lalaki. Hindi tama yun. Sarili mo lang ang iniisip mo. Paano yung kalusugan mo? Sino mag-aasikaso sa'yo? Kalimutan mo na yun. Ano bang pumasok sa isip ng lalaking yan? Hindi kanya dapat inaengganin sumama. Baka sinasamantala niya lang ang kalagayan mo. Wala akong tiwala sa kanya. Hello, Amate Boutique. Hello, Hiro. Diego. Congratulations. Nagawa mo. Natupad na ang pangarap mo. Pero sana makabisita ka rito. Total, tayong dalawa nagplano nito, hindi ba? Pangarap natin ang natupad. Hindi ko may papangako yun. I'm sorry. Good luck na lang sa shop mo. Nandiyan ka pala! Sir Keigo, may tawag ka sa New York kanina. Gusto nilang malaman yung detalye ng kondisyon ni Masaki. Ganun ba? Oh, sige. Tatawagan ko sila mamaya. Ma'am Kaoru. Talaga bang isasama mo siya sa Amerika? Oo. Alam ba ng recording company sa New York ang tungkol sa nangyayaring skandalo? Alam na nila. Hindi siya makakabuti sa'yo doon, Keigo. Kailangan ko siya sa buhay ko. Masaki! May tawag ka, kaibigan mo raw. Andiyan na! Welcome po! Sige, sige! Kapit niyo pa sa kanan. Konti na lang. Yan, sige, sige! Okay na po yan. Hello po, sir. Okay, full tank mo na lang. Apo! Service dito, please! Full tank! Hi! Napaano pa kita nung tumawag ako? Gusto ko makita mo kung saan ako nagtatrabaho, kaya kita tinawagan. Hindi ito pareho na trabaho ko dati. Pero masaya na ako kasi meron pa rin pala akong pakinabang sa iba. Hindi mapatapon ang buhay ko. Tama ka. May halaga ka pa rin. Ikaw, anong balak mo pag-graduate mo sa high school? Magka-college ka ba o magtatrabaho? Meron akong gagawin eh. Pupunta ako sa Amerika. Hindi nga. Totoo ba yun? Ang galing nun ah. Anong balak mong gawin doon? Anong gusto mong gawin pagdating sa Amerika? Fluent na ba yung English mo? Hindi pa eh. Nakayuki, puno na tayo nito. Okay! Sorry ah, kailangan ko nang bumalik eh. Okay lang. Good luck ah. Good luck din sa'yo ah. Kaya mo yan. Sorry po, sir. Ganun ba? Hindi siya pumayag. Alam ko na, akong kakausap sa papa mo. Kukumbinsihin ko siyang payagan ka. Kaya lang. Hello? Sir Keigo, si Kubo to. Ano na? Bad news, sir. Yung may-ari ng condo unit sa New York, ayaw nang iparen sa inyo yung lugar niya. Nabalitaan niya kasi yung iskandalo nangyari at yung kondisyon ni Masaki. Okay lang. Ako nang tatawag sa kanya. Baka naman, hindi lang niya naiintindihan. Hindi ako papayag na ganun ang katwiran niya.
Sige po, Sir Keiko. Nakakaasar. Kahit saang parte ng mundo, may mga tao talaga makikitid ang utak. Pero huwag kang magpapadala sa kanila. Huwag kang sumuko kahit na anong mangyari. Kailangan lumaban ka. O bakit? Huwag kang mag-alala. Hindi ako papayag na abihin ka. Poprotektahan kita. Kaya lang, baka hindi ko makaya. Isa pa, balubalugtot ang Ingles ko. Paano kung nasa trabaho ka? Hindi ko alam ang gagawin. Magiging pabigat lang ako sa isa Amerika. Huwag mo muna yung alalahanin. Ang importante, makasama kita. Okay? May tatanong ako sa'yo, wala ka bang ambisyon sa buhay? Ano pa pangarap mo? Ha? Naman eh, nalangakot ka ba? Huwag mo na nga ako pinag-iisip ng malalim. Bigla ko lang kasi naisip. Si Keigo ang nasa sentro ng buhay ko ngayon. Siya lang, wala nang iba. Nag-aalangan tuloy ako. Kung tama ba yun? Tingin ko naman okay lang yun. May mga tao talagang nabubuhay lang dahil sa pagmamahal nila para sa iba. Sa totoo lang, ano, dahil doon, kaya hindi kita iniiwan. Huh? Bakit? Nabigla ka sa sinabi ko, ano? Paano si Keigo na lang nasa isip mo lagi? Isamo? Masaki. Hanggang ngayon naman eh. Mahal pa rin kita. Hindi, huwag ka mag-alala. Wala naman ako inaasahan eh. Yun lang. Gusto ko lang sana yung sabihin. Bago ka pumunta sa Amerika. Huwag ka nang malungkot. Ayaw mo nun. Sikat ka. Yes, she's HIV positive. But if that's the reason why you're not renting your apartment, then I'm afraid I have to take legal actions. Thank you. I'm glad you understand. Thank you. Gawin doon? Anong gusto mong gawin pagdating sa Amerika? Yoshiro. Si Masaki. Kamusta? Mabuti naman. Nag-iimpake na siya ngayon. Gusto mo siyang makita? Hindi mo siya pipigilan? Pipigilan? Kung gusto niyang makasama ang lalaking mahal niya, bakit kayo pagkakait sa anak natin yun? Hindi ba dapat magawa niya lahat ng gusto niyang gawin? Naiintindihan mo ba ang sinasabi mo? Walang matinong magulang ang papayag ng sumama ang menor de edad niyang anak sa isang lalaki para manirahan sa Amerika! Pero... isipin mo naman ang kaligayahan ni Masaki. Magiging maligaya ba si Masaki sa piling niya? Masisiguro mo ba yun, ha? Ayokong mangyari na mag-isa lang siya at naghihirap sa ibang bansa. Kailangan pa tayo ng anak natin! Yoshiro. Wala akong karapatan. Nung panahon kailangan niya ng isang ama, tinalikuran ko anak ko. Kahapon lang, kinakarga ko siya.
pinagtitipla ng gatas. Ngayon dalaga na si Masaki. Napakabilis ang panahon lumipas. Kung kaya ko na, ibabalik ko ang masasayang araw ng pamilya natin. Wala itong imbitasyon na. Kasalanan ko. Ako ang sumira sa pamilya nito. Pwede ba kitang samahan sa paglalakad mo? Hindi ba, Papa? Nag-o-opisina ka? Anong trabaho mo doon? Mahirap ipaliwanag. Mababagot ka lang. Kung sa bagay, hindi ko rin maiintindihan. Hindi ba dati, dito tayo madalas pumunta ni na mama? Hanggang ng mga 10 years old ako. Naalala ko noon, baseball ang nilalaro natin. Kami yung catcher. Tapos pitcher naman kayo. Siguro ang kukulit namin. Si Satoro kasi naagaw lagi yung bola. Lagi pang nadadapa. Patawad na lang. Wala akong magawa para sa'yo. Hindi ko na kayang maging bahagi ng buhay mo. Nakalimutan ko maging mabuting ama. Kaya dapat, ako na lang pinarasaan. Wala kayong kasalanan sa nangyari sa akin. Ako lang ang gumawa nito sa sarili ko. Umuwi na tayo. Tayo na, Papa. Good evening, sir. Ako po si Keigo. I'm sorry, Keiko. Alam mo, ikaw na lang ang aalis. Hindi na ako sasama.
Bakit? Dahil ayaw ko nilang payagan? Hindi yan ang dahilan. Sana maintindihan mo. Gusto ko muna hanapin ang sarili ko. Kung anong dapat kong gawin sa buhay. Kung nandun ako sa Amerika, tapos hindi ko alam kung anong direksyon ang gusto kong puntahan. Malamang, maging pabigat lang ako sa'yo. Ayokong pagsisihan mo ang pagdala mo sa akin doon. Magsisisi ako pag hindi kita kasama. Hindi ko hahayaang mangyari na mapahiya ka sa iyong mga magulang. Gusto mo naman, hindi ba? I'm sorry, Keiko. Kaya alam, gusto ko mabuhay na hindi palagi umasa sa iyo at sa mga tulo ko. Maiksi lang ang buhay ko. At sa konting panahon ko, alam ko marami pa ako magagawa. May halaga pa rin ang buhay ko. Ganito na lang. Para madali sa'yo. Sa mga kalawa yung scheduled flight natin, ang alis ng aeroplano, 4:50 ng hapon. Kung sakali magbagong isip mo, andun na ako sa airport lobby ng mga alas 3. Pag hindi ka dumating, hindi na kita aabalahin. Okay. Thank you. Ba't nagpapakahirap ka pa? Baka hindi na dumating yun. Alam kong darating siya. Sasama siya sa akin. Gagawin ko lahat para protektahan siya. Hindi na siya malulit. Pagdating doon, magsasama naman kasama. Sa puso ko, hinahanap-hanap kita. Kaoru, ano ka ba? Paano kung mahawa ka? Malaki ang possibility na maipasa niya sa'yo ang sakit niya. Please, huwag mo na siyang isama. Ayaw kung may masamang mangyari sa'yo. Asa? Inaalala ko lang yung puso ko. Ayaw kong mapahamakalak. Kung may papangako mo sa akin na alagaan mo yung sarili, hindi ako tutupin sa kahit na gusto mong gawin. Huwag mo na kaming alalahanin. Basta't mabuhay ka. Sa paraang gusto mo, hanapin mo yung tunay mong layunin sa buhay. Bukod sa pag-ibig mo para kay Keiko. Gawin mo, anak. Para maging lubos ang iyong kaligayahan. Kung ang pag-ibig natin ay hindi nararapat, laging sa puso ko, hinahanap-hanap kita. Kung ang kahapon ay kayang balikan at ang oras ay kayang pigilan, nais kang maya. Mahalaga ka dito.
nagkakatito sa puso ko. Magkaiba man ang araw.